What's up guys? Yung topic natin ngayong araw na to, sa mga paguhan, no, tulad sa akin, nagkatanong tayo kung yung kaibahan ng PCP at ng CO2 na rifle. Ito yung tatlakayin natin sa topic natin ito. Samahan niyo ako guys, ha, matapos yung video natin. Mga Ted, kumusta? Bago tayo magsimula, I invite you to subscribe on our channel, Air Rifle Hobbies Philippines, para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Alright? Salamat sa lahat po. So, ano nga ba ang difference between the PCP and the CO2? Magsimula tayo sa kinahargaan sa tank. Yung ating PCP, meron siyang adapter, which is sa CO2 pwede natin gamitin to. Meron siyang adapter, male adapter, na kung saan dito kinaharga yung HPA. Ano ba yung HPA? High powered air, high pressured air. Ang PCP po, ibig sabihin nun ay recharged pneumatics. Okay? Ito po siya. So, the CO2 naman is, pakasya tinawag na CO2. Ito yung ating CO2 tank at yung ating CO2 air gun. Ilalagyan po natin dito. Wala po siya kasi last time nag-convert lang ako para malagyan ko ng hangin. So, ilagay dito siya yung CO2 tank natin para lagyan po yung servo natin ng CO2. Ito po yung panggamit para na maputok po yung ating CO2 na air gun. Naman yung ating PCP pump. Okay? So, gamit na ito. Yung male adapter to female adapter. Tapos, ibomba natin using ganito. PCP pump natin para lagyan ng high pressured air to. O, hangin. Literal na hangin sa loob. Ito yung panggamit para na if you shoot, ito yung mag-push sa pellet natin dadaan sa barrel. Okay? So, ito yung kaibahan ng PCP. PCP using this pump, PCP pump, 4,500 yung capacity. Tapos, yung ating CO2 naman, tank. Okay, using the air gun na CO2 natin. Ano ba yung FPS? Yung ito yung speed ng bala paglabas dito sa barrel natin. Ito yung barrel. Okay? So, sa FPS or feet per seconds, estimation ng bilis, saan ba yung mas mabilis, no, nalabas ng bala? No, sa lakas. So yung Lehman's term is sa lakas. Saan mas malakas, no? Sinasabi natin yung PCP ba ito or ang CO2. Yung feet per second or FPS using the chronograph, ito ang ating PCP kaya niyang ilabas from depende sa tono pag ito kasi malakas. So yun nakadepende din at sa malaki yung mga butas na kung gaano kalaki. Okay, sa bulb. So sabihin na natin pinakamababa is 600, pinakamataas kaya nito is 1,200. May iba pa kaya. May mga bagong PCP ngayon na yung 3,000 pesa ay nakita ko sa YouTube. Apat na putok lang yung mga 0.40 caliber na ginagamit ng Arrow using PCP yon. So from estimation na 600, depende sa toning yon, papunta sa 1,200 FPS yung kaya ilabas ng ating PCP. Dahil ito ah, ang kaibahan nila, yung PCP natin, all weather conditions, malamig or mainit, consistent yung tama niya. Okay? So, wala siyang variation kasi hangin yung laman. Unlike sa CO2, kasi carbon dioxide siya, pag mainit yung panahon, lumalakas siya. Pag malamig naman, parang sabi nga nila, natutulog yung CO2. Hina yung power niya. Okay, estimation lang. Sa CO2, nag-range yung FPS niya, feet per second, ng 575 to 675 feet per second. Ito ay kinuha ko sa Pyramid Air. Pag mahaba yung barrel, nag-a-add sa lakas, based sa study ko. So yung pinaka malakas niya sa hot day, sabi di sa Pyramid Air, is 900 FPS. Yun yung pinaka malakas. And is 852.8 PSI yung laman ng ating tank. Kahit gano'n siya kalaki or ganito lang siya ka tawag doon, hindi gano'n kalaki yung outside diameter ng tank, still 852.8 per square inch yung kaya niyang iload dito. Compare naman dito sa PCP, yung per square inch niya, PSI, kaya nito mag-store carbon fiber ng 4,500 PSI. Pag mga aluminum, steel, kaya ito mag-store ng 3,000 PSI per square inch. Yan. So, tanungin nyo ako, Sir Dave, how much, paano yun pag
gusto ko maraming shots. As I said, pwede nyo palakihin yung CO2, makapag-produce siya ng maximum na 20 shots. Meron ng iba 40, meron ng ibang 100. Kaya itong mag-produce ng 60 shots to 80 shots, depende din sa tuning, sa pag-tune natin ng ating airgun. Ang kagandahan dito talaga is consistency. Mayroong carbon fiber na mabigat. Ito sa akin mabigat siya kasi stainless steel na schedule 40. 1.5 in diameter, outside diameter, 14 inch na ang haba. Ito naman is siguro nasa 3/4 yung kanyang laki. Tapos nasa 14 inch din yung haba, no? Pero ito yung nagpa-produce ng 4 shots lang kasi naka-powerize. Ito hindi pa. Merong conversion kasi guys na ito mismo yung nilalagay dito sa PCP. Ito pag ma-normal lang, estimation, 100 shots. Hindi mas maraya pa ito compare dito. No? So, depende sa laki. Pero yung load ng PSI, kaya ito mag-load ng 4,500 sa carbon fiber. Ito naman is 852 PSI yung talagang laman niya. Sa PCP, meron siyang gauge sa regulator and mismo na indication sa laman ng tank natin kung makikita ninyo. Okay? Meron siyang indicator ng gauge ito sa regulator output 1,800. Meron din siyang indicator sa laman ng tank natin na 3,500. Yan, indicator siya. Yung gauge natin. Yung normal lang talaga, halimbawa ganito, ito hindi siya na-powerize, no? Na-power up. Ito makapag-produce siya ng 40 shots to 60 shots. Ito makapag-produce most ng mga CO2, mga hindi yung malaking tank, yung talagang Nimrod, Manlapat, maximum na yung 10 shots. No? Pag na-powerize siya, mababa siya ng 6 shots. Mababa siya ng 6 consecutive na shots. After nun, yes, mumuputok pa rin, pero hindi na consistent yung tama niya. So, mas advantage yung PCP. Sa literal na ways, ha, maliban yung logically, pag malaki yung tank, whatever, but literal lang, yung parang labas ng market, okay, saan yung mas maraming shots. Siyempre, sa PCP. Pag PCP kasi, walang PCP na 6,000 pesos. Sa CO2, CO2 natin, okay, sa CO2, makakabili tayo ng 7,000, pinaka-maximum na yung 13 to 15, talagang magandang klase na yon. Unlike sa PCP natin, magsimula tayo sa range dito ng 25,000 packet na yon. Yung mga converted is nasa 20,000, 18. Pero talagang pag PCP, talagang labas PCP, aluminum, T6, T7, 35,000 pataas na yon. Kung ba pipiliin saan yung sa akin? Siyempre dalawa. No? Kasi collector ako, gusto ko yung CO2. Mas classic. Na-feel mo pa rin yung back days yun. Parang it bring back memory sa CO2. PCP, literally, I want PCP more shots. Consistent yung tama niya. Pero sa price, no, advantage dito is mura lang. Ito, mas mahal. Pag number of shots, syempre sa PCP tayo, consistent na shots, PCP din. Tapos, yung problema sa CO2 natin, kailangan natin mag-refill. Then ito. Okay, so every time, after 70 shots, refill tayo. Ito ay 70 pesos to 100 pesos. Unlike sa PCP, okay, yung PCP natin, is wala ka nang i-refill, kailangan mo lang ng tank. Ng scuba tank or ng PCP tank. Now, other things, yung CO2 natin nasa 878 plus lang, di ba? So, kaya ito, walang problema, hindi ito sasabog. Unlike dito, guys, na the reason why is talagang ingat. So, in terms of safety, nagtatanong sa akin, Sir Dave, ano ba yung magandang for start, the CO2 or the PCP? Since na nag-iipon kayo or hindi ganun kalaki yung budget ninyo, ay go for the CO2. Kasi maganda siyang for start, maganda siyang doon tayo matututo. Budget-wise, go for the CO2 for a start, marami tayong matutunan doon. If may budget ka talaga, diba, may 35,000 ka na, go for the PCP. Before ka pumunta sa PCP, it's better na do a research, may mga kaibigan ang PCP, magtanong ka muna. Ay, yung layo pala, yung distance, kaya ng CO2 from 40 to 60 yards pag naka-power off. Pag PCP, kaya niya ng 70 hanggang 140 to 150. Yung iba nga, nasa 200 yards. Yan, mga imported na yun. Pero kaya na ng, ng mga local. No? Mga PCP naman, depende kung ano yung gusto ninyo. Like ito, pang target shooting, hindi siya pwede sa field. Talagang maangawit kayo dito. Tag-shooting pwede ito. So, select kung anong design ng airgun mo, depende kung ano yung most na gamit mo. Okay guys, bago tayo magtapos, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin. Magsimula tayo kay Nash
Manabat ng Cavite Rifle Sniper. Ito siya. Tapos sila ni Mark Oliver Torres Real from Tayub, Pangasinan, yung bumili sa akin ng resizer. Sir, thanks. Si George Atienza, Balanga, Bataan. Si Alan De Leon, PJ Donato ng Commonwealth Quezon City. Si Raymar Oren from Mindanao. Si Alex Baredo na parating sa Baybay. Sila ni Max Lee Time, sila ni Domingo Liao, and sila ni Julius na USA. Tapos si sila ni si Giselo Villanueva from Valenzuela City. Tapos si Zeus din. Hopefully you're doing good, bro. So ingat ka dyan. Giselo Villanueva from Valenzuela, Mukidnon. Si Greg Buhao from Lanao del Norte. Ramel Bernadas from Bacolod. Oy, si Manwa. Alan O'Neill from Riyadh, mga taga Riyadh, Saudi, Qatar, saan pa, saang sulok ng mundo kayo. Ingat kayo dyan, enjoy. Rinji Paningbatan, mga sila ni mga Go families, sila ni Jet Go, sila ni Sir Brian and other ng mga Go families. Ayun. Patrick Patano, Phil Perez, Judy Sousa watching from Dubai. Ang taga Dubai din. Mga all Filipinos from Dubai, kumusta kayo dyan? Ingat at mabuhay kayo. Pivot Malabo, Roy Orbita, Randy Garcia, RCT Ergan Fishing, Sir. Meds Jui TV from Pambong, Bulacan. Hello, Meds. Nanonood ba ako sa inyo? Lahat ng mga excise hunters sa buong Pilipinas, nagsimula lahat ng gumagawa ng airgun, reviews, and other things, mabuhay kayong lahat. Tayong lahat. Alejandro Lanag, Joel Magpantay ng Malaban, Balete. Yun. Yan si Johan Tarosa. Hindi ko po na bagit dito. Pasensya po kasi sa YouTube, sobrang maraming mga comments, thousands of thousands, hindi ko pa natapos. So, yung pag may nakita ako, iscan ko at i-pay sa mga hindi ko pa nabanggit or nakaligtaan, paki-message po ako sa video na to. Maaari sana na pag-message nyo po ako, kasama dun yung yung pangalan, tapos kung saan lugar kayo. Mas maganda po yun para maano na din, ma-shoutout na din yung lugar ninyo. Okay guys, sa Bantaga Bacolod, ayun, maayong adlaw, maayong buntag sa inyong tanan. Buntag is from kabila, no? Sa Dumaguete, San Carlos, gano'n. Ano po. So, guys, yung ating mga taga-subaybay, maraming salamat po sa patuloy niyo pagsubaybay at pagtangkilik. Ako po ay lubos ng aking kasiyahan. Thank you so much. May the Lord bless you all. And always keep safe, chill, and enjoy. Dave Lopez here from Air Rifle Hobbies. Peace out. Peace out.